So what is up sa inyong lahat mga bro? Welcome back to another video na naman na kung saan pag-usapan nga natin itong matagal ng request ng ating mga viewers tungkol sa matagal ng kinakaharap na problema ng PBA na dapat ay agad nang masolusyonan. Tara nga't pag-usapan natin yan. Pero bago nga lahat ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So bago nga po tayo mag-umpisa mga bro, disclaimer lang po at hindi po ako professional upang sabihin ang mga sumusunod. Ngunit bilang isang tagahanga at tagasubaybay ng ating pambansang liga na Professional Basketball League Association or PBA, ay atin ngang pag-usapan itong nakikita nating problema sa mundo ng PBA na sa tingin nga nating mga PBA fans ay dapat na agad masolusyonan. So umpisahan nga natin sa mga PBA teams na kung saan meron nga po tayong 12 teams sa PBA kasama itong team ng Colombian Jeep, Blackwater Elite, Phoenix Fuel Masters, Rain or Shine Elasto Painters, Northport Batang Pier, Alaska Aces, Magnolia Hatchet Pambansang Manok, San Miguel Beermen, Barangay Inebra, Tokentex Katropa, Meralco Bolts at itong NLEX Road Warriors. Anim nga dyan mga bro ay independent teams kabilang itong Colombian Jeep, Blackwater Elite, Phoenix Fuel Masters, Rain or Shine Elasto Painters, Northport Batang Pier at itong Alaska Aces. Anim din dyan kabilang naman sa dalawang grupo lang na pagmamayari ni Mr. Manny B. Pangilinan with Tokentex Katropa, NLEX Road Warriors at itong Meralco Bots. At ang isang grupo naman ay pagmamayari naman ni Boss Ramon Ang ng San Miguel Corporation with Barangay Hinebra, San Miguel Beermen at Magnolia Hatchet at Pambansang Manok. Sa ngayon ay hindi na natin maitatanggi na itong dalawang grupo lang na ito ang nagdodomina ng liga dahil na rin sa powerhouse lineup na naitatag nila over the independent teams na mayroon sa PBA. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapalakas ng bawat koponan sa dalawang magkalabang grupo ng MVP teams at SMC teams na kung saan ang naaapektuhan nga ay ang mga independent teams na walang kakayanan makakuha ng star-studded lineup dahilan upang mangibabaw pa rin ang kakayanan ng dalawang grupo sa PBA na patuloy na kontrolin ang sistema ng pagkuha ng mga players sa bawat independent teams. Mayroon namang mga independent teams na suportado ang ginagawa ng dalawang grupo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga key players nila through trades kahit lopsided o hindi timbang ang mangyayaring trade na hindi naman natin alam kung ano nga ba talaga ang nagtitrigger sa mga independent teams upang pumayag sa kasunduang yon. Kaya naman marami nga ang nagsasabi na ang mga independent teams na gumagawa ng ganyan ang mga nagsisilbing farm team upang palakasin palalo ang mga nasa taas na teams. Tulad na lang ng nangyaring lopsided trade kamakailan lang between MVP teams at Blackwater Elite na kung saan itinrade nga itong tatlong star player ng Blackwater Elite na sila Bobby Ray Parks Jr. para kay Anthony Semerad at Don Trolliano, Alain Maliksi at Raymar Jose para kay KG Canaleta at Mike Tolomia at Mike D. Gregorio naman kapalit naman ni Brian Heruela. Naging controversial din ang pagkuha dati ng San Miguel Beermen sa first overall pick na si Christian Standhardinger dito sa team ng Colombian Jeep nang hindi pa nga pinatutupad ang no trade policies para sa magiging top overall picks with a certain years. At maliban nga sa mga PBA fans, ay nag-react din itong mga PBA coaches kabilang sa mga individual teams na sila Coach Louie Alas at Coach Caloy Garcia nang mangyari ang trade sa pagitan ng Barangay Hinebra at Northport Batang Pier with Stanley Pringle kapalit itong sila Sol Mercado, Kevin Ferrer at Jerby Cruz. Kaya naman pagdating nga sa lahat ng yan mga bro, ay dapat talaga itong masuri ng husto ng assigned PBA commissioner kung may lopsided trade nga ba lalong-lalo na kung involved itong mga individual teams. At para naman sa mga top overall picks, ay huwag naman nating kalimutan ang ginawa ni Commissioner Willie Marshall na hakbang dito na no trade policy with a certain years upang magkaroon ng barricade sa pagitan ng mga farm team at matataas na teams. Kung matatandaan nyo rin mga bro, nitong March ng taon din na ito ay isa si Commissioner Willie Marshall sa mga gustong tumanggap sa mga nag-a-apply na teams na papasok ng PBA, ngunit hinarang nga po yan ng dating PBA chairman na si Ricky Vargas. Paliwanag nito dahil hindi pa nga raw yun ang panahon upang magdagdag ng team sa PBA dahil nakapokus nga raw ang PBA sa ngayon sa katatapos lang na FIBA World Cup at itong ongoing naman na Southeast Asian Games na kung saan malaking oras nga raw ang mawawala sa season ng PBA para sa paghahanda
ng ating national team na binubuo ng mga PBA players. Maapektuhan rin daw ang commitment ng PBA sa 12 teams ngayon sa PBA dahil masyadong araw ahaba ang schedule in terms of TV exposure at media mileage. Dagdag pa nito ay dapat daw munang palakasin ang mga bagong team sa liga tulad ng NLEX Road Warriors, Blackwater Elite at Colombian Jeep. Ngunit paano mo nga ba papalakasin ang mga teams na yan kung tuloy-tuloy ang ginagawang pamimigay ng mga key players sa mismong malalakas na team ng MVP at SMC? Tinukoy niya rin ang team tulad ng nasabing tatlo na yan, kasama itong Meralco Bolts, Northport Batang Pier at Phoenix Fuel Masters, ay wala pa nga daw ni isang kampyonatong nakukuha simula pa nang sumali ito sa PBA. At bilang kabuuan nga ng kanyang paliwanag, mga bro, ay ibig niya lang sabihin na gusto niya munang makitang maging balanse ang mga PBA teams bago tumanggap ang PBA ng another teams na gustong pumasok. Kaya noong mga panahon nga na yon, ay naglaro nga mga players na walang kontrata sa PBA sa liga ng MPBL tulad nila Carlo Lastimosa, Jeric Teng, Mark Cruz, Mac Baracael at marami pang ang iba na nakahanay sana bilang players na mga papasok na team sa PBA. Buti na nga lang ay mayroong liga ng Maharlika Pilipinas Basketball League na handang sumalo sa mga dating PBA players na wala ng kontrata upang ipagpatuloy pa rin ang paglalaro ng basketball sa halos kaparehong intense level ng kompetisyon. Ngunit ang tanong nga lang natin sa ngayon, mga bro, ay ngayong wala na sa pwesto itong dating PBA chairman na si Sir Ricky Vargas na pinalitan naman ni Boss Robert Non, ay magbago kaya ang pananaw nito sa pagtanggap ng mga gustong pumasok na team sa PBA? Pagdating naman sa mga rules na ipinatutupad ng PBA sa ngayon, tulad ng pagbibigay suspension sa mga players, ay dapat siguro itong ipagpatuloy ng PBA. Ngunit dapat din ay mayroon itong timeline or mismong detalye kung makakabalik pa ba ito sa PBA or hindi na, nang sa ganoon ay makagawa pa nga ng ibang paraan upang makahanap ng pagkukuhanan ng pangtusto sa kanilang pamilya, tulad na lang ng status ngayon ni The Beast Calvin Abueva. At kung kayo naman ang tatanungin, mga bro, ano ang gusto nyong gawin ng PBA upang tangkilikin muli ng mga PBA fans? I-comment nyo na nga yan sa ibaba at ating babasahin yan. This is Sports TV.